Run for your life! I'll cover you! For somebody like me, I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out of time. Mga kaibigan, ang pag-uusapan po natin ngayon, ang relasyon ng Pilipinas sa China, unti-unti na pong lumalamig. Pero bago po ang lahat, shoutout muna sa ating tagapanood, kay Daryl Shane, kay Alice Altiaga, kay King Gabriel, at sa pinakahuli po ay kay Carnelado Balubal. Maraming salamat po mga idols sa panonood sa aking mga video. Pero bago po ang lahat, don't forget to like at subscribe ang aking channel at i-hit ang notification bell para po kayo'y ma-notify sa mga bagong video ko. Salamat po! Ang Golden Period ng dalawang bansa, China at Pilipinas, unti-unti nang nawawalan ng liwanag sa pagkakaibigan. Ang paglago ng kawalan ng tiwala sa China ang siyang maaaring magdulot ng pagbaklas sa publiko laban sa mga patakalang China-friendly policy ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga unang araw ng kanyang panunungkulan, si Pangulong Rodrigo Duterte na offense siya sa dekada na foreign policy ng bansa sa kalyado nito sa US sa sobrang tagal na po at umikot patungo sa China. Ang mga opisyal ng Chinese at Pilipinas ay nagpahayag ng isang golden period sa kanilang mga relasyon. Ngunit makalipas ang 4 na taon, maaaring itong matapos ayon sa mga regional observers. Ang pagpapalawak ng Chinese military sa South China Sea at hindi pang natutupad na mga pangako sa pamumuhunan sabay na umaasim na pampublikong kalooban ng Pilipinas sa paghawak ng China sa coronavirus pandemic na humantong ngayon sa Duterte administration na muling pag-isipan ang kaugnayan nito sa Beijing. Noong June, ang Pilipinas pinaliktad nito ang unang desisyon na ibasura ang Visiting Force Agreement sa US. Sa pariyong buwan na yon, nakumpleto nito ang pagtatayo ng isang beaching ram sa isang isla sa South China Sea na pinagtatalunan si Spratly Chain. Ang ram at Satato Islands pinapayagan ang Pilipinas na magpatuloy sa matagal nang nadidelay na pag-aayos ng runway na isinasagawa ng dating Pangulo ng bansa na si Benigno Aquino III na hinihintay po ang resulta sa Permanent Court of Arbitration sa dahil sa mga nakikipagkompetensya at sa paghahabol sa rehiyon. Ang International Tribunal na pumapulpo sa Pilipinas ang nagpasya noong 2016 na ang pag-angkin ng China sa halos kabuuan sa South China Sea ay invalid. Hindi tinanggap ito ng China ang pagpapasya. Minarkahan ng Pilipinas ang 4th anniversaryo ng desisyon sa isang pahayag na muling nagpapatunay sa tagumpay nito bilang non-negotiable at nanawagan sa China na sumunod sa paghahanap ng good faith. Inulit po ng Philippines Defense Secretary Delfin Lorenzana ang panawagan para sa China na sumunod sa 2016 arbitration noong Hulyo 14 bilang tungon sa isang pahayag ng US Secretary of State na si Mike Pompeo na ang pag-angkin ng China sa South China Sea ay labag sa batas. Mga kaibigan, maraming salamat po ulit sa panonood ng aking video and don't forget to subscribe at like ang aking video at i-hit ang notification bell para makatanggap kayo ng mga bagong video ko at pakipollow na rin po ako sa aking Facebook page CyberTech08Vlog na sa ilalim po ang link. Salamat po sa uulitin! Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you.